Narito ang mga headline news. Ngayong araw ay pagsamba at pagdiriwang para sa 14th na anibersaryo ng Philippine One Light Mission Church na ipinagdiriwang tuwing 25 ng Oktubre. Ang First Philippine Remnant Children Conference ay magaganap na sa October 29 hanggang 30 sa All Nations Church. At ang mensaheng ipinahayag noong nakaraang linggo ay The True Power and Spiritual Summit Answer mula sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7 at John chapter 14 verse 26 to 27. Magandang araw. Narito ang Olim C News. Ang Philippine One Light Mission Church ay itinatag ayon sa habag ng Panginoon sa taong 2010 ni Missionary Che Teong na ginamit ng Diyos. Kaya naman ang pinakakauna-unahang anibersaryo ng One Light Mission Church ay ginanap noong taong 2010, buwan ng Oktubre, 25 hanggang sa taong ito. Ang Philippine One Light Mission Church ay may temang direksyon na To the Ends of the Land for All to Listen. Mula sa Acts chapter 1 verse 8 at Acts chapter 19 verse 10. Ang ibig sabihin ng One Light ay tumutukoy sa iisang liwanag na si Kristo. At ang mission naman ay tumutukoy sa mission na ipahayag ang iisang liwanag ng tanging Kristo, tanging kaharian ng Diyos at tanging pagpuspos ng banal na Espiritu, hanggang sa marinig ito ng buong mundo at hanggang sa katapusan ng daigdig. Ang church naman ay tumutukoy sa mga mananampalataya na may taglay ng Jesus Life, Jesus Power, at Jesus Disciple upang maging patotoo ng Ebanghelyo hanggang sa maligtas ang Pilipinas, Southeast Asia, 237 nations, at 5,000 tribes. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon hanggang sa muling pagsama at paggabay sa atin sa loob ng isang taon. Nawa, ang pagsambang ito ay maging espesyal na pagsamba kung saan purihin ang Panginoon, magpasalamat at higit sa lahat, pagsambang may turning point para sa evangelism at mission. Maligayang 14th na anibersaryo, Philippine One Light Mission Church. Ang First Philippine Remnant Children Conference ay magaganap na sa October 29 hanggang 30 sa All Nations Church. Sa unang araw ng conference, October 29, Martes, ay training para sa mga teachers at sila lamang ang a-attend sa araw na ito. At sa second day ng October 30, Miyerkules, ay training conference para sa mga remnants, lalong-lalo na sa mga elementary leaders, at ang mga teachers ay maaaring mag-imbita ng isa o dalawang remnant leaders para rito. At ang mensaheng ipinahayag noong nakaraang linggo ay The True Power and Spiritual Summit Answer mula sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7 at John chapter 14 verse 26 to 27. Unang ipinahayag sa mensahe ang naging way ng mga Hudyo ay ang kanilang success at failure. Bilang mga spiritual summit, ang pinakamahalaga ay lagi tayong magtagumpay at hindi tayo mag-fail na ma-lose hold ang gospel at tipan na ibinigay ng Diyos. Pangalawa, ang spiritual summit ay God's way. Maging spiritual summit na ang role model ay ang seven remnants na walang ibang pinanghawakan kundi tanging Kristo, tanging kaharian ng Diyos at tanging pagpuspos ng banal na Espiritu. Pangatlo, bilang spiritual summit, ikaw mismo ay pumasok sa loob ng panalangin 24 hours sa pamamagitan ng 7 bartizan, 7 journeys, at 7 guideposts. Pang-apat, madiscover mo ang 300% na heavenly talent, throne-ly talent, at eternally talent na inihanda ng Diyos at enjoy ang only uniqueness at recreation sa loob ng panalangin. At huling ipinahayag sa mensahe na magkaroon ng mind at panalangin para sa age ng Friday, Saturday at Sunday para magtayo ng 3 courtyards. Mula rito ay maghanda bilang spiritual summit at 3 courtyard system na magliligtas at magpapagaling ng 237 nations at 5,000 tribes. Announcement. Ngayong araw ay Church Anniversary Worship at Invitation Festival. Kasabay rin ang Southeast Asia Mission Center Sending Worship kay Reverend Telia.
Bukas, October 28, Lunes, alas 11 na umaga ay GARPC Manila Missionary Meeting sa Clark Juyong Church. Sa October 29, Martes hanggang October 30, Merkules ay First Children Remnant Conference sa Laguna All Nation Church. Sa October 31, Huwebes, alas 10 na umaga ay PCRC Pastor Speaker Visit sa Field ng Wawa. Simula November 1 hanggang November 30 ay simula na ng registration para sa PRC at Southeast Asia Evangelism Conference. Ang registration fee para sa 0 to 6 years old ay libre. Sa 7 years old hanggang senior high school ay 1,500 pesos. At sa college hanggang adult ay 2,000 pesos. At ang in-charge dito ay si Assistant Pastor Ivy. Sa susunod na linggo, November 3, 11 a.m. ay Thanksgiving Sunday Worship at sa hapon ng alas 2 ay PRTS Devotion Worship. Sa November 5, alas 11 ng umaga ay GARPC All Missionary Meeting sa Gospel Remnant Church. Sa November 4, Lunes hanggang November 8, Biyernes ay Adult at Baby Baptism Training. Sa November 9, Sabado, 5:30 ng hapon ay question and answer testing para sa adult at baby baptism training. Sa November 5, Martes hanggang November 8, Biyernes ay Mindanao RTS at Evangelism School Ministry. Sa November 10, 11 a.m. ay baptism at communion service worship. Sa December 11, Merkules hanggang December 13, Biyernes ay Southeast Asia Mission Center Evangelism Camp sa Clark. At sa December 16, Lunes hanggang December 18, Merkules ay PRC at Southeast Asia Evangelism Conference sa Clark. Nawa, sa linggong ito ay natanggap mo ang pagpapala ng pagiging spiritual summit na nararanasan ang tunay na kapangyarihan sa loob ng gospel at tipan. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.